Patuloy na inilalaban ng isang OFW ang kanyang karapatan kahit halos lahat ng korte sa Saudi Arabia ay binasura ang kanyang kaso. Matapos ang 6 na taon, lumapit siya sa isang advocacy group sa Riyadh na sumulat na sa hari para tulungan siyang makuha ang hustisya na mailap sa kanya. May balitang Middle East, si Roland Blanco. Palabang, determinado, lahat gagawin para makamit ang hustisya. Siya si Omar Makaindig, electrician sa Riyadh na hanggang ngayon ay nagpupursiging makamit ang hustisya sa kasong isinampa niya sa kanyang employer 6 na taon na ang nakakaraan. 2008 nang matransfer si Makaindig sa 3rd employer sa Saudi Arabia. Gumawa ng kasunduan ang kanyang amo na imbes na buwan ng sweldo, 10% sa mga kita ng transaksyon ng kumpanya ang parte niya. Sa unang taon, naging maayos ang napagkasunduan. Pero nang sumunod na bayaran, wala nang inabot ang employer sa kanya bagkos kinasuhan pa siya ng absconding. Sa pagkakaintindi ko, bilang sponsor ko siya, lahat ng talagang obligasyon na habang nandito ako, siya manalabot noon. 18,000 Saudi riyals o higit 200,000 pesos ang sinisingil ni Makaindig sa kanyang employer. Dumulog sa embahada si Makaindig noong 2009 kung saan ni-refer siya sa Ministry of Labor hanggang makarating sa Primary Commission at maiakyat sa Higher Commission ang kaso. Talo siya sa lahat ng pagdinig dahil ang kasunduan daw na ginawa ng kanyang amo ay illegal. Dismissed din ang kaso ni Makaindig sa Riyadh Grand Court kahit inindurso pa ito ng Governor's Office ng Riyadh. Napakahirap talaga kung nagasang nasa abroad tayo tapos walang tumutulong sa atin. Sa pagkain katulad nito, wala akong trabaho sa loob ng 6 na taon. Inilapit siya ng isang kababayan sa Patnubay Advocacy Group sa pag-asang may hustisya pa siyang makakamit. Kasi ang talagang inahangad ko doon, ang kaso ko, makarating talaga sa prince dito sa may Saudi gawa ng sinarado na ng appeal court. Wala na akong nalapitan. Sa tanggapan ni King Abdullah, sumulat ang Patnubay para ipakiusap matulungan si Makaindig. Hangad ng OFW makamtan agad ang hustisya para makauwi na siya sa kanyang pamilya sa Marawi City. Nagbabalita sa Middle East, Roland Blanco, Riyadh.